Ate's Vlog. So, maganda naman ako at pangitin lang si Ate. Hi guys! Welcome to my Ate's Vlog. So, andito naman ako sa Malabon. So, kamusta kayo dyan? Anong panahon ng crisis dyan? Natapos na ba yung COVID-19 guys? So, at kailangan natin mag-alcohol para... So, hi guys! Welcome back to my channel and... Para din po pala sa mga bago ko pong subscribers, thank you po and welcome to my channel. Ano pa ba? Gusto ko rin po pala i-take itong opportunity na to para i-congratulate yung friend ko, si Mark Makaspak. Kasi merong producer na magpo-produce na ginawa niyang kanta. And ako po yung kinuha niyang gagawa ng album art niya. And thank you dun, girl, for trusting me. Gagawin ko yung best ko para mapaganda natin yung album art mo. And si Mark Makaspak po kasi, siya po yung nagturo sa akin ng mundo ng vlogging. Mula sa editing, sa thumbnail, sa YD studio na yan, kung ano meron dyan, ganon. Siya po yung nagturo sa akin yan. And by the way guys, meron din siyang YouTube channel. Search nyo lang pangalan niya, Mark Makaspak. Then, isubscribe nyo na rin siya guys. So, yun lang. Congrats sa'yo girl. Congrats. So, for today's video guys, ang gagawin natin ay tuturo ko sa inyo yung different shade ng skin tone using Paper Castle 24 colors mula sa light, medium, and dark. And nasubukan ko na rin pala siya nakaraan. Gumawa ako ng artwork and ginamit mo reference nun si Nano sa Girl From Nowhere. Kaso, hindi ko pinakita yung whole process. Actually, hindi ko talaga binidiohan kasi hindi ko pa masyado gamay yung color pencil na yun. And kung videohan ko siya, baka kumain ng malaking MB and baka hindi kayanin. Tsaka mahirap din kasi mag-edit-edit, nakakataman ganun. Kaya ayun, hindi ko na siya muna binidiohan. Parang practice-practice muna, ganun. Yun lang muna ginawa ko. Eh ngayon kasi, medyo na gagamay ko naman na yung blending ng colors doon. Kaya, magtuturo tayo ngayon ng different skin tone. And, bala ko rin pala guys, next vlog, hindi na ako magaganto, mag-intro-intro, ganun. Kasi, ano ba to? Basta parang hindi ko lang trip, ganun. Kasi parang kakain lang siya ng minuto, sayang naman. Tsaka, nabuboard din kasi ako kapag pinapanood ko yung mga video ko, ang haba ng kung ano-ano pinagsasabi ko, ganun. Basta, baka hindi na ako magganto mag-intro-intro next vlog. Baka diretso tutorial na lang agad kasi yun. Kasi next vlog din kasi guys, mag-tutorial ulit ako. Ano i-apply yung graphite pencil, yung charcoal pencil, and kung ano yung difference ng dalawang yun. So, yun lang naman guys. So, start na tayo agad. So, ang muna nating gagawin guys ay layering technique. Sa layering technique, ito yung kukulayan lang natin muna lahat. Magiging magsisilbing base tong pitch or yung 330 na Paper Castle sa mga colors natin. We'll be right back.
ay itatry natin siyang i-apply sa face ng ginawa nating subject. And i-apply na rin natin yung mga techniques. So first, ang gagawin natin ay layering technique. Dito sa layering technique, isang color lang yung kailangan natin. Ito kasi yung magsiserve as base natin sa mukha. And ang gagamitin nating color ay peach. Itong 330. Yan. So, ang next naman na gagawin natin ay burnishing technique. Dito sa burnishing technique, ay gagamit na tayo ng different colors sa pagli-layer para ma-blend na natin yung light skin tone. Para ma-blend natin itong mga part na to, gagamit tayo ng peach ulit. Ay rendering technique. Dito sa rendering technique, ang gagawin natin, mag-iiwan tayo ng mga highlights. Like for example, itong sa nose niya. Buburahin lang natin or gagamit tayo ng white color pencil para magkaroon siya ng highlights. Ayan, ganyan. Then next dito. Basta hanapin nyo lang kung anong mga upper point ng face. Pwede nyo rin gawin tong option na to na gumamit kayo ng color white. Gagawin lang natin, uulitin lang natin yung ginawa natin, pero sa dalawang subject natin na natitira, ito kasing unang ginawa natin, ito yung light skin tone, tapos ito yung medium skin tone, tapos dark skin tone. So itong dalawa, ito, medium skin tone yung gagawin natin dito. And ito, dark skin tone. So, let's go. Hindi ko napapakita yung process kasi napakita ko naman na kung paano i-blend yung colors kanina sa medium and dark. So, time lapse na lang ang gagawin ko.
So, bye-bye!